Siguraduhin mo na mahaba ang pasensya mo at mahaba ang foreplay mo kay Mrs. Kung dati, isang hagod mo lang sa kanya, ikiliting-kiliti na siya. Ngayon, kailangan maka 10 times ka bago siya masatisfy. So, siguraduhin mo na arouse muna si Mrs. bago ikaw ang ma-arouse. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone with K-Skin. Ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating YouTube channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Miss Che, meron lang po akong gustong ipaliwanag nyo. Matagal ko na pong ask ito sa inyo. Ano po bang kaibahan ng menopause pagdating sa pagtatalik at paano po ma-enjoy ang misis? May ano pa rin po ba? Kuryente? Or L? Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Ano po ba ang kaibahan nito? Salamat po. Alam niyo guys, ang libog para sa akin, hindi talaga yan nawawala sa katawan natin kasi nandito yan. Ito kasi yung pinakamalaking sex organ natin kasi bakit? Diyan lahat nag-uumpisa. Yung pagnanasa natin, pagkagusto natin, yung pagka-interest natin sa sex, lahat yan dito nag-uumpisa. So, para sa akin, nandiyan talaga yan sa katawan natin. Menopause ka man, anumang edad mo, nandiyan yan. Lalo na kung tama yung ginagawa sa iyo ng partner mo, wala kang masyadong stress sa buhay, wala kang mga underlying condition. Pero, etong pero na to, mahalaga to, talaga pong hindi maalis na kapag ang babae ay menopause na, ay nababawasan talaga ang kanyang sexual function. Malaking impact po ito para sa amin dahil bumababa ang aming desire. At mas mahira para sa mga menopause na maging aroused sila. So, hindi ko po sinasabing nawawala, kundi nababawasan talaga. So, kung ang partner mo ay menopause na, importanteng mas dagdagan at habaan ng pasensya pagdating sa kama. Maraming video na po akong nagawa nito about menopause. Meron pong mga mag-a-appear na video dyan. Kung gusto niyo po ng mas malawak na paliwanag, pwede niyo pong panoodin dyan. So, dahil nga sa pagbaba ng hormone levels naming mga kababaihan, yung vaginal tissue namin is mas nagkakaroon ng dryness at mas numinipis ito. Kaya minsan, mapapansin nyo, habang katalik ninyo yung mga misis ninyo at nandun na sila sa menopause, nandun yung pain. Nandun yung hindi sila komportable. Kasi nandun nga po ang dryness. Kapag dry po ang vaginal canal ng babae, of course, nababawasan din po yung pagiging stretchy nito. Kung dati, na-stretch talaga siya dahil nga basang-basa ito, ngayon, nakaka-experience na siya ng dryness dahilan kung bakit painful na po kapag may mga intercourse or penetration. So, doon sa last na tanong mo kung ano ang kaibahan nito, nandun pa rin ba yung libog? Yes, nandun pa rin po ang libog. Pero, yung feeling ng pakikipagtalik after ng menopause is nakadepende po doon sa satisfaction ng babae. Ano yung mga several things na yan para mas masatisfy mo si misis kahit na ba nasa menopause siya? Number one, kailangan i-consider mo yung presence of desire. Siguraduhin mo na maganda ang mood ni misis, nasa tamang timing ka, hindi yung nagpapasaway na mister. Number two, na kailangan i-consider mo para mas maabot ni Mrs. ang rurok ng tagumpay, yung kanyang arousal. Siguraduhin mo na mahaba ang pasensya mo at mahaba ang foreplay mo kay Mrs. Dahil nga, kapag nagkakaedad na ang mga kababaihan, nababawasan na yung mga kiliti niyan sa katawan. Kung dati, isang hagod mo lang sa kanya, ikiliting-kiliti na siya. Ngayon, kailangan maka 10 times ka bago siya masatisfy yung mga ganung bagay. So, siguraduhin mo na arouse muna si Mrs. bago ikaw ang ma-arouse. Number 3, absence of pain. Dahil nga nandiyan na ang dryness, so siguraduhin mo na gumamit tayo ng mga lube, especially yung mga water-based, ano? So yan ang tutulong kay misis at sayo para mas maging suwabe yung mga penetration or yung pagpasok na gagawin mo. Kung gumagamit kayo ng laruan, importanteng nandiyan ang lube kasi yan ang tutulong kay misis para hindi siya makaramdam ng pain or hapde doon sa kanyang vagina. Kasi once na nakaramdam ng uncomfortable feeling si misis, ano, or hapde, or
or sakit doon sa ginagawa mo sa kanya, hindi na marireach ni misis ang orgasm. Mawawala na yung ability na makatapos ang babae. Ang tendency niyan, posibleng mangyari, na mag-fake na lang si misis o sa susunod na ayain mo siya, tatanggihan ka na niya. Siyempre, hindi mo yung gusto, diba? Yang tatlong yan ang importante kapag menopause na po si misis. Presence of desire, arousal, and absence of pain. Para maabot ninyo pareho ang rurok ng tagumpay. So, yun lamang po ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!